Mga ka-idol, may mga bagong balita na naman tayo dito mga ka-idol, pag-usapan po natin. PNP nakatanggap na ng mga bagong armas na ang tawag ay 9mm Striker Fired Pistol Gersan. Israel, may dinidevelop sila ng mga drones na pwede ito sa mga search and destroy. Korean made, pangalawang prototype multi-role jet fighter ay tagumpay ang maiden flight noong 10 ng Nobyembre 2022. Ito na ba ang future multi-role jet fighter ng Pilipinas? Pero bago pa tayo magsimula, kung wala pa kayo nakasubscribe, subscribe na sa ating mga channel mga ka-idol. At kung nagustuhan mo ang video na ito, hit mo na yung like button. At share mo na yung video na ito upang lumaki ang ating West Philippines community. At magsimula na tayo mga ka-idol. Ang PNP Bids and Awards Committee ay tagumpay na procured ang halos 8,000 ka mga units na 9mm Striker Fired Pistol Gersan. Ito ay under sa Capability Enhancement Program noong taong 2021 hanggang 2022. Ang Gersan na pistol ay made in Turkey ito at pinagsupply ang PNP nito sa joint venture ng Nashi Enterprise and Gersan Makina V. Hafib sila sa Tigas. Malaking tulong na ito sa PNP upang pagsugpo sa mga krimen na nandito sa Pilipinas para hindi delikado ang ating kapulisan kung magtugi sila ng mga krimen dahil may mga pangdepensa na sila. Kasi ang ating mga kapulisan ay delikado sa kanilang trabaho at dapat may gamit sila na pangdepensa upang maprotektahan sila sa mga masasamang elemento dito sa ating bansa. Ang Gersan na pistol ay short recoil ito at ang trigger system nito ay semi-automatic double action. Ang haba nito ay nasa 193mm at ang taas nito ay nasa 144mm. Ang lapad naman nito ay nasa 30mm. Ang bigat nito ay nasa 700GR at ang magazine capacity nito ay nasa 17. Ang barrel life ng mga baril nito ay nasa 50,000 shooting at ang type of sight na ginagamit ay ang devolved hell front sight at devolved hell notch rear sight. Ang line of sight nito ay nasa 151.8mm. At ang safety system nito ay firing pin safety block. Pwede din ito ng trigger system o kung hindi naman ay ang chamber loaded indication. Meron din itong cocking indicator para sa safety system ng mga baril nito. Ang effective range ng mga baril nito ay nasa 80 meters. At ang muzzle velocity nito ay nasa 363 meters per second. Ang operation temperature ng mga baril nito ay pwede ito sa negative 40 degrees Celsius hanggang 60 degrees Celsius. Ang trigger action nito ay isang single action. Ang baril nito ay pwede ito sa operation ng raid ng mga druga. Malaking tulong na ito sa PNP para sa pagsugpo ng mga masasamang elemento sa mga syudad ng ating bansa. Sa mga ibang balita naman, Elbit System nakagawa sila ng isang drone na pwede ito makapasok sa mga gusali at pwede din ito makaiwas ng trupa na ma-ambush sa mga gusali. Dahil meron na ang mga drone na ito. Ang drone na ito ay tinatawag na Lanius at pinag-develop ito ng Israel para gamitin sa mga search and destroy operation. Ito ang kanilang promotional video, panoorin natin ito. Patrolling the south quarter, entering a cul-de-sac. Yeah.
Systems presents Lanius Search and Attack in One. New innovative autonomous lethal solution based on racing drones. The Lanius conducts GPS navigation, flight scanning, mapping enemy detection, and lethality in a complex urban environment. Is equipped with AI technologies that allows navigation to building, scanning the building to identify openings, scanning and mapping, object avoidance, enemy detection and classification, target incrimination by human and lethality. The system indemnifies blocked openings and can perform ad hoc lethal ambush. Increasing lethality and combat tempo while maximizing human survivability. Lanius, search and attack in one. At ang huling balita natin, mga ka-idol, ang pangalawang prototype ng KF-021 Borame prototype ay tagumpay na ipalipad noong 10 ng Nobyembre 2022. May total na 6 ka mga prototype ang nagawa ng KAI. Ang natira na prototype ay matest ngayon lang na taon at early next year. Ito na ba ang future multi-role jet fighter ng Pilipinas? Ang KAI KF-21 Borame ay made in Korea ito na may part sa budget ang Indonesia government. Ito ay isang stealth fighter na ginawa ito para sa Indonesian Air Force at sa Korean Air Force, na ang stakeholder nito ay nasa 60% sa South Korea at 20% naman sa Indonesia. Ito ay pinagmanufacture ng Korean Aerospace Industries para sa maka-enter sila ng market ng mga multi-role jet fighter sa buong mundo. Ang mga jet fighter na ito ay wala pang mga armamento, pero plano ito lalagyan ng mga armamento para sa defense purposes. Wow, wow! Ito na ba ang future multi-role response jet fighter ng Pilipinas? Ang presyo na ito ay baka hindi masyadong mahal dahil may mga plano na pinag-design ito na affordable na mga jet fighter. Kayo mga ka-idol, comment kayo kung anong tingin nyo dito kung jet fighter na ito. Pwede ba ito sa Philippine Air Force o hindi, o gusto natin yung US made lang? Comment lang down below kasi ang inyong mga opinion ay importante sa video na ito. At dito lang tayo magtatapos sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, hit mo na yung like button at subscribe na kayo sa ating channel. Kung gusto mo mga ganitong content na video
at comment kayo kung anong tingin nyo sa video na ito, kung magandang balita ba ito o masasamang balita. Hanggang sa susunod ulit, ito ang West Philpost Military News.